I just like green. Wala eh, biglang nagkaroon ng ano, himala eh. Pero ito mga nagkaka-crowd na ata dun sa venue nila. May naririnig na tayo eh. Sobra, pati nga yung mga kuluskus nung ano eh, nung mga yerong hagdanan eh, naririnig natin. Huwag lang sigurong papakita doon naman sa atin yung kiss ka, medyo malungkot tayong dalawa kung papakita din. Huwag naman, kay LB siya, kay Sir Mike, pwede yan. No. Itamat yung camera doon pag sarali. And ito, tinan natin Jabs. Nakipit! Wala siya cookie dito, first kill yung lalagyan niya, pero palaban naman daw ang kuya mo. Hindi, okay din. Kaso tatlo yung nakuha ng talon, na bounty doon. Okay, natoss out nga naman yung isa. Ako medyo kinakabahan ako rito sa juice ni ito si Migoto. Hindi ko siya, hindi ako... Ako two times ko na nakita. Hindi ko siya nakikita. Ako two times ko na nakita. Saan siya okay na ganyan? Okay naman, parang ano sa mga Southeast Asia region. Okay. Meron naman. Nag-Southeast Asia siya na ganyan. Dito sa event na to, parang... Pero more, ngayon lang eh. Ngayon ko lang siya nakita mag-ano eh, sus eh. Pero pag syempre, pag mid player ka naman, alam mo yan eh. Alam mo naman yan eh. Isa rin yan sa mga sobrang basic lang na letter C, letter C. Alam mo ba sa buong karir ko ng pagdodota, yan yung first hero ko eh. Ha, sus! Oo, yan yung una ko nilaro. Ako, una kong hero, Razor Akka. Ayan yung usually madadali, di ba dati? Sniper, Razor, yan. Yan yung tuturo kasi sa'yo eh. Sabihin sa'yo ng tropa mo yan. Mm-hmm. Tapos Venomancer yung pinaka inispam. Venolich. Kasi pag nag-ultimate ka daw, okay na. Ganun lang pala ginagawa sa akin ng mga tropa ko dati. Pero ito, atis, alam din naman ng talon yung dati nila dito. Ako may matay! Ay! Hindi na normal ng isa. Dan. Pero dalawang ano to, ha? Wave. Wave. Kailangan niya hilahin ng ganyan. Kita mo naman, isa lang yung nahila ni Undying. So, pwede mong pagbanggayin agad para sure na aangat yung equipment. Pero ito, tatry yata na si Fish pampatayin. Nakikita ko matalas. Ay! Ay! Ano yung nangyari? Umalang! Lang hindi sumabay. Masyado siya agad umangat eh. Pero okay lang. Okay lang. Dalawang na lang sila. Mag-1v1 na lang sila. Kanya-kanyang lane na to. Dalawang lane to, guys. Kaso. Ang fourth lane na to. Tatong. Medyo lamang lang yata si Fishman dyan. Eh, siyempre. Wala ka rin puno eh. Oo. And, uh-oh. Wala mag-ingat ni Mikoto rito. May snowball to, ha? Si, ay. Pero ginamit siya panlasit. Oo. Ayun, madedenay. I-Q naman yung isang range group dyan. Ayan, dadali na naman yung isa. Dalawang range group yan, so de, for sure. Rin, eh. Sakto rin eh. Para kunyari, ayan, i-blablock mo kunyari yung creeper. Sakto, pero meron naman pala talaga naka-sentry doon. And ito, mukhang iikot na parang sa puno yan. And oh, Stormstormer, magtika na naman sa may gitna. I think si Stormstormer kailangan din niya mag-step up. Kasi kadalasan siya naman nag-i-enable kay Watson eh. Pero pag ganun din kapasib yung hero niya katulad kanina. Hindi kasi pwede. Parang hindi bagay. Pwede. Hindi bagay eh. Tsaka siguro baka nga greedy rin. Siyempre si Watson alam natin super carry eh. Oo. And ito, Fishman, tina natin. Kaya ba nila patayin? Double decay. Mukhang malabo pa yata sa baon ng pusit. At baka mamatay pa si Q. Muntika na doon. Sastroid! Ay, ibang game pala yon. Kaya rin gusto nila talaga na kanina pa pulang din ang pula. Especially ang dying. Oo, oh, dying. Dalawa silang SPR eh. Alam mo yan eh. Hindi kayo pwedeng dalawang madikit. Hindi pwede madikit. And ito, tira natin. 23 Savage. Mukhang maganda naman yung linya sa may top lane. Ganun din naman itong Enigma for sure. Siyempre. Yung parang, kanyang automatic tanggal isang creeps. Feeling ko naman, pabor naman kayo 23 Savage yun eh. Kasi Skyrat lang yung kasama ni Enigma eh. Mm-hmm. Diba parang ang labo na pumatay, hindi ganun kagrabe yung threat. Uh-huh. Unlike nung, halimbawa, Enigma kasama tayo ni threat. Andali eh, Tuska. Siguro, yun din yung iniisip dito ng ano, no, ng Talon. No? Yung lane nila against Enigma and Skyrat. PA, no? Ano yung hero na walang problema sa mga nuke damage dito nung, ano, nung Skyrat? Baka kaya sila nag-TA. Na kaya di sumabay naman sa TV kung sakasakali pero hindi kasi ang sagot naman nila sa TV yung Zeus eh. Oh, yun alam niya, mo parang, kaya sila nag-Zeus para doon eh. Oh, kumbaga yun na lang eh. Check ko tong lane ko, check mo yan Zeus at tong TV. Hindi ako yung sagot diyan, ikaw yun, Mikoto. Kasi kung sakaling abot ng mid game or late game, di ba? Alam mo naman kahit ano kaya item mo sa na TV kahit naka-hood ka eh. Masakit pa rin si Zeus para sa'yo eh. Ayun na naman yung toss back nila. Naman toss back nila natin pero Fishman sobrang cool na talaga. Medyo mahirap siyang patayin dito guys, kahit na out position mo yan. Ang dying, walang pakialam, dedicate ka lang, pero kailangan maging natin taskar dito. Pero pa naman siyang bote, makakarating kahit pa paano. And yung 4 minutes naman na water rune, pwede na lang kunin yan. Oh, may toss back na naman, mag-try sila dito kay Fishman, Avalanche, and yung cookie tumama rin. Pero dalawa kasi silang na-decay eh, kaya ang kunat, ito si Fishman. Easy lang daw. Din eh. Hindi, feeling ko mali lang yung combo nila. Like, parang kung papalapit na ganun, pag tinos, avalanche nila, ang kailangan yata yung kukuy si Tiny. Para yung
yung sniper pumapalo lang, eh, hindi na siya mag-cook. Hindi siya mag-cook sa sarili. Oo. Tsaka masulit na disable sa may tower. Pwede, pero ito Katomi, nilabagan na rito na maugat-ugat, pwede siyang itry. Pero may feel, merong ano, Malefist. So, okay lang. Pagkabakla muna. Looking good na sila dito pag inisip mo. Kasi yung taas na ng level is ni Templar Assassin, di ba? Alam mo naman. Yung Eidolons, kukontrol-kontrolin mo pa para hindi ka masayag. Gigilid-gilid, no? Oo. Dagdag problema din yun, eh. Uy, kaso nakita na lang. May binig. Nakapull, nakapull. Ay, hindi magpupull. Maunahan pa ni Tiny. Mag-stack. Ay, hindi. Sayang. Hindi dumiretso si Tiny. Hindi dumiretso. Na-stack ba? Na-stack. Na-stack naman. Sakto yung timing eh. Minsan yung nakakalito eh. 55 ba yun? 55 eh, no? Pero minsan kasi dun sa dinadaanan mo, like 54 or 55. Oo, oh, parang kahit kasi dun ka dumaan sa kabilang side, nablablock yung creeps dun sa puno. Oh. Minsan naman, mali na tinatakbohan yung creep na nalur mo, di ba? Ay, yung medyo nakakalito minsan, yung lugar na yun, sa kayo sa kabila eh. Pero guys, ito na nga. Game number 2 lang ito ng Talon, no? Shoutout again sa mga nanonood sa inyo dyan. And mamaya, marami pa tayong games, guys. At feeling ko naman, ano, kasi since mas malakas yung skill ng Talon, especially sa early, Diba? Parang level lang kailangan nila. Kung magkaka-level sila, sila yung magiging aggressive dito sa game na to. Ano bang ginagawa ni TB ni Nigma? Nagpa-farm yan, eh. Ah, nagpa-farm naman yan, eh. Kailangan kayo yung medyo mas maging aggressive din talaga. And I think sa lineup naman Talon, afford nila yung apat lang yung Gigera, nagpa-farm yung Templar. Oo. Kasi just ultimate ka naman, for sure. May added damage yan. Baka nga si Jabs dito after ng mga grips niya, agalims ka agad eh, no? Yun yung best item din for Snapper. Ito, mag-try sila rito, tinan natin, Watson. Nakita kasi nila si Andayin. Pero na-block! Illusion lang, binablock. Grabe naman si Watson. Hindi yan kasi talaga yung mga bagay na hero sa kanya, yung maging hero. Yung medyo Pudge kasi, pwede na niyang in-exerion yun. In-exerion pag na-Pudge na si Pudge. Mga, ano kasi, hero din ni Drycho yun eh. Baka mayro Drycho yung galawan din kasi nito eh. Sa bagay, top 1 nga ng Wizard mo. Oh. Siya naman nagpa-punch yan. For sure. Nakita naman natin yung laning ng punch kanina. So ganda. Saka ang ganda naman ng timing. Problema lang talaga. Lugi talaga sa ano. Sa IT man eh. Pero nandito na nga yung rotation kaga ni Storm. Ito si, pero pinakailang lang Kuki at Tabulyaso ang plano. Ito sinasabi natin na dapat maging active si Stormer. Pero wala eh, nakakaroon ng mga ganung plays pa itong Talon, naboboset pa yung rotation niya. Medyo kinakabahan tuloy ako ngayon para sa Discord. Okay, pagka na shard mode, pwede ko kayo ng lagi. Hindi pa sila naka-force, pero what if pagka-force na pa mamaya yung mag-move? Yan sinasabi ni Sir Mike kanina na may kulang daw sa disable itong entity. And ito, ayan yung sinasabi niya. Ko sa'yo. Kukukin mo si Tiny para masusulit yung stun. And kung mamamatay si Beastman with the ultimate dito si Migoto, hindi na kailangan pumunta pa sa may bottom. Pipindutin mo lang ultimate, pwede na. And first blood, makukuha nga rito na itong Talon. And maganda pa nun, kasi yung susunod na nakakuha, syempre, alam mo naman yun, nandun ka lang sa mid, nag-rat ka, may first blood. Rivalry ang ating presenter dyan sa ating first blood. So top lane, 23 sabog, ito na, level 6 naman na. So lagay-lagay ng trap, may kill potential na. Pero may sentry wards na rin naman. Itong entity, alam naman nila yan. And bago nila kasi magalaw yun, kailangan si Puska rin pumunta. Magta-try sila rin sa may gitna, tingnan natin. Pero may Goto, walang takot. Lalaban naman, na-heal nga lang itong si Stormer. So, 8 minutes, rune doon sa may taas, Envy rune. Ay, hindi, kaso kailangan kunin. Kailangan nga kunin, bigla. Na-deny pa ni Katomi yun. Mag-push ka naman kasi against Tusker, hindi ka rin takot, Louis. Kasi Mario talaga. Kasi tumatalon, gano'n yung Tusker. Diba? Iba na eh, iba na yung Tusker yun eh. Dati eh, talagang out position. Kahit kayong animation eh, katulad ni Mario eh. Gano'n tumalon si Mario eh. Matik. Pero ito, masakit-sakit ito, Stormer. Ay, nakauna eh. Tingnan mo, biglang naging gano'n yung metong pieces dahil sa first blood. Dahil sa first blood, no? Ayan ito, Fishman. Spotted ka, boy. Spotted yung wards. Ayan na. Sabi niya, spotted ako na nakita nun. Nandun sa may baba. Grabe naman yung wards dun. Talagang sa may ilog, no? Hindi, kasi sa bagay, dun naman dumadaan si Zeus eh. And kahit si Tiny, di ba? Parang dumadaan eh. Kaya nga eh. So, naisip ko wala naman dun sa, ano? Nag-sentry nga siya. Nag-sentry siya dun sa may... Sa may baba, no? Sa may area na yun, si Q. Kaso, nandun nga sa baba talaga yung wards. Papaisip siya, kaya yung wards eh ito. Pero ito, mag-try na naman sila dito, matutos back ma, medyo malayo, and hindi nadampot ni Q. Ito si Fishman, on the top lane naman. So, mukhang may iwan na si Oli dito. Habang nag-farm si 23 Savage ng mga in-stack yata ni Oli, kung meron man. At saka kasi ito na rin yung threat. Alakad mo naman si Savage eh, sobrang ingat niya sa ganyan. Ikabisado na natin yan, okay, mamamatay na ako, may black hole na, alis ako. Pero ito si Fishman, mukhang wala, mukhang mamamatay siya rito, guys.
Alam na natin ang kalalabasan yan. And si Mikoto na naman yung nakakuha ng kill na yon. Nako, mapag-i-stack pa talaga naman. Ah, hindi mag-i-stack. Scam lang pala. Ah, hindi, pinag-stack. Pumake back lang. Pinag-stack. Siya na, no? Next day yung timing. Timing na lang din. Magkakagatang nakita nila eh. Pero ispatot din yung rotation doon. Yung Tiny, dahil nga sa may ward sa may ilog. Pero on the top lane, Oli. Babanatan dito. Sinapak and hindi na nag-rotate dito yung talo sa may top lane. Okay na raw yun. Pero nakikita halos start ng hero ng talo nandun na sa baba. And yun na nga, yung favorite na ginagawa ni 23 Savage. Hello, since may threat na sa top, nandun ako sa may lane. Pumunta ako sa may gitna. Kumuha pa ako ng illusion rune. Magka-farm ako sa may gitna. Mas mamaya ako ni Pace. At baka makakakuha pa yata siya ng kill dito kay Fishman. Pero yung ultimate ng Zeus hindi enough para patayin itong si Fishman. Hindi, parang pwede. Kaso nag-miss kasi yung isang normal niya doon sa low ground. 1-4-1 trade lang naman ang tower ata ito. Oo. Oh, and top lane? Medyo natin delay pa. Matedelay pa nga yata dahil meron ditong living armor yung Treyan. So mukhang mahaba-habang pagbasag pa rito sa may top lane. So after nyan, saan sila pupunta? Feeling ko, kailangan guluhin nila yun. Kaso ang problema nila kasi pwedeng ma-def lang ng Zul. At saka ang lakas na ng power spike ng talon ngayon. Since makikita mo yung snapper, level 6. Oo. Ayaw mo nyan eh. Yung ayaw mong mag-take ng objective kung hindi siya yung mauhuli. Saka walang ka-cancel eh, mga malayuan. Oo. Diba? Yun na nga yung problema, sabi nga wala. Sabi nga ni Sir Mike, wala masyadong disable. Dota is pa 5v5 game, diba? So parang lagi pag inisip mo itong buong early, libre yung Mortimer skills. Eh. Huwag lang sa mukha anong kalaban. Siyempre, yun naman ang pinakaingatan natin dyan. And, tingnan natin si Toby lumalalim ha. Oo. Pwede yan natin bigyan pag mga ganito kalalim na eh. Pero siyempre may cover, no? Hindi, alam din nila. Tsaka yan talagang yung kontroladong map netong entity. So kahit si Trent na lang siguro dyan ako, parang pabor pa nga sa akin yan eh. Kasi tignan mo, baba ng level ni Trent, oh. Nakaka-item na ko, kaso malasin. Ang hirap na eh. Sira ka tayo mouse lang. Aha. Nakakalimutan niya 1-2 normal. 1-2 normal. Pero ito, Watson. Ano yung item yun? Dragon Lance. Matascadi pa rin siguro. Dragon Lance yung nakita ko sa kanya. Pero ito na nga. May toss back. May trap din. Pinindot yung trap dito mga Seraphish. Pwede mamatay yata dito. Tombstone nila pag na. Keyboard. Bang! Pera. Gawin mo. Bigyan nyo na kay 23, sabog yan. 125, malamig. Ayun, napakasarap para pumatay ka rin ng hero. Ang kita mo yung ginagawa ng Talon, alo ha? Parang stay up na sila sa mid kasi alam nila doon yung pwedeng next objective nitong entity. Kaso syempre nga, sabi ko nga, ang hirap i-push nung mid and kahit nga yung snapper, nag-stay up lang doon sa baba. Sa baba lang eh, no? Ito na, mag-smoke na sila. Naramdaman na nila, kailangan na nilang gamitin yung kanilang mga ultimates. And parehas, just, nangangati na ang kanyang kamay eh. Yung kanyang ultimate kanina pa niyang gustong-gunang-gunang gamitin din eh. Grabe talaga yung movement din ng Talon. So, mapag iniisip mo yung ganyan, no? Tingnan mo, ang bilis ni si Savage, nakaready na siya. Sige, magde-dep ako dito. Kayo. Papakita kagad siya, no? Kayo, mag-hunt kayo, ha? And hindi na, ano to, ha? Hindi na iskan, ha? So, makakapag-out pa yung enigma na karamdam. Ito, makapag-dip si Trent, eh. Uh-huh. Kumukulog! Kumukulog yung rat, ha? And pwede nang farmin muna yan ng Tiny para sa kanyang Blink Dagger. Malapit na rin naman. So, nasa bottom lane yung Taskar. Siya yung nag-farm habang nag-jungle yung Terror Blade dito. Wala namang nakahulihan dun sa smoke ngayon. So, parang goods lang din para sa side ng Talon. So, si Entity naman ang umiiwas ngayon? Hindi, kasi nga iwas ka eh. Kanina mo pa nakikita si Snapper na nagtutulak lang mag-isa sa baba. Nawala! So, nawala eh. May gustong gawin, may di gawin, ba? May gustong gawin niya, matik yan. Pag nawala, yung mga tropa niya, pag sa inuman, nawala, may gustong gawin niya. May nangyayari na. Oo, may nangyayari na. Asahan niyo yan, ha? Tag niyo yung mga tropa niyo, na bigla-bigla na lang nawawala sa inuman. Yung may kasama rin pare, tapos bigla nawawala. Alam niyo na. Ano to, ha? Ito yung talagang tansyahan, eh. Waiting ko ng boat ng powers, waiting. Kaso iniisip ko naman power spike ng entity dito. Item ba dito? Scar! Parang Dagger BKB. Kaso... Ayun ako, naka-slow pa yung dalawa dito. Avalanche mo sa tatlo. Ayun ako. Soft lock yung damage doon, guys. Uy, umi-snowball ka pa. Keyboard, bam! Double keyboard dito kay Mikoto. Parang talaga din-rowing, no? Na magdikit-dikit yung tatlo.
Eh, pinapakita pa yung malungkot na mukha dito ni Stormstormer. Napaganon eh, napangiwi. Oh, napangiwi. Sabi niya, napangiwi. Ba't ba kasi sumama ng mga tropa ko? Ba't kasi nandun tayo? Yeah. Na, yun nga yung problema din nila eh. Kasi isipin mo, yun lang yung tatlong hero na pwede nilang ipang teamfight. Kaso, parang feeling ko under hero sila dito eh. Isipin mo, Zeus is napile. Oo. Saka early game talaga, pag wala ka mga BKB dyan. Or A5, talagang wasak ka dyan sa magic damage eh. Nagkakapanong decision, so may pinag-form agad si Q dun sa taas. Nakikita ko, malapit na siya sa kanyang dagger. Dito rin kasi Talon, alam nila kung sino priority nila pagka-farm yung bigla eh, no? Sana ganyan yung team. Sana all! Kapag kasi minsan, porka, pati pag sa pop, especially sa pop, mas makita ka ng farm, Philippine ka pa. Philippine ka pa! Tapos GGN. Gagano, marino. Oh, yun. Yung sasabihin siya. Masakit sa ulo yun. Eh, alam naman, kailangan, uy! Pero Black Hole gagamitin dito, guys, to kill ba yung Zeus? Makakatalong pa yata, hindi na. Nasa pak siya doon, bigla, netong si Stormstormer. Ayun lang yung medyo kailangan nilang iwasan, kasi hindi tama naman yung mga pwedeng mangyari. Ayan nga, so may nangyari, guys. May nangyari. Nakapitas, at maglaro siya na yung entity dito. Pero mukhang alam naman nila. Alam naman nila. Alam naman nila. Pero wala silang Mortimer cases. Oo, ganda ng timing naman nun. Pwede mabuhay yung Zeus 14 seconds. Hindi na yata abot. Kailangan medyo maaga-agatin nila itong na-contest sana. Pero Aegis, makakuha dito yung Stormstormer kumuha ha. And oy, si Q! Namatay si Q dun. Hindi kagad napakain ng cookie. Kasi bagay, kasi kasi bigay mo kay TV, magpapayam pa yan eh. Baka nga, sanabi dito ni TV, ikaw na lang muna, hindi ako sasama eh. Kasi siyempre, asad yun para sa side ng Talon. Siyempre, alam naman natin nga na si TA is power spike yung 80s, diba? Oho. Uh-huh. Eh, Bisman, ayun na nga, nakasel yung kanyang TV rito. Ay! Uy, pumises. Iniisip lang, baka meron pa makahabol. Ito na kaya ito makahabol nila si Watson. Alam nila, wala dyan yung Aegis of the Immortal. Alam nila, walang meta. At pwede pa yata nila maagaw yung stack dito ng entity. Yum, 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 delisyoso. Parang hero na rin yan eh, yung pwede, stacks. Oh, sarap. Next item will be BKB. Hindi siya bibilik. Feeling ko, no? Alo, dito makakita tayo na medyo matagal itong laro ito. Why? Siyempre magkakaiwasan ito. Like, ako yung entity, ako yung may Aegis tayo, pero wala pa naman tayo pang push eh. Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng lumapit talaga sa tower. Ang hirap eh. So talagang aasa sila na makapitas. Pilas na rin ako naman yung Tuskar going for dagger. Kaso, lead ka na Tuskar, na uwi ka sa first item dagger. May mali rin dun eh. Mm-hmm. Hindi ako pan nun eh. Oh, oh. Ayan na naman. Nakamalas to splash. Dumadagger out pa yung Tiny. Talagang ayaw nila bigyan ng trade. Pero pinatay mo na lang yung tombstone dito. Q, buying time lang. Sinard, pinakain ng cookie na buhay. At sabay at rasan ng Talon dito, or entity I mean, dahil naghahabol pa ito si Q, mahuhuli niya pa si Toby. Siya ang susunod na patatanggal sa entity, guys. Toby ang pangalan. Sinasabi ko na sa inyo, napanaginipa ko na yan. Patay yung Enigma rito. Sinapak yung overgrowth. Buhay pa si Q dito, mga sir. And yung TV, wala sa yung Age of Immortal. Ay, Hermes Hunter naman daw. Nabuhay pa. Lumalaban sila dito, guys. Pero damage doon sa ultimate dito na itong Skyrat, napatay lang si 23 Savage. Nako yan na tayo. Yun naman pala, the Thunder naman pala. Kaso namatay si Fishman. May Savage ka pa, Grips. And Jobs. Boy pa. Mabuhay pa ba ito? Kisses, 1, 2, 3, kisses. Ay, na silence. Okay, guys. So, yun yung turnaround na hinihintay dito ng entity. Nagulat sila kasi parang ang kunat ng TV, na-meld eh. Akala ko mamamatay na nung na-meld eh. Mm-hmm. Pero buhay pala. Nabuhay! And yung pa yung nag-turn around kasi full HP rin naman si... Or siguro nag-ready rin sila. Pili ko nag-ready kasi nakuha naman nila yung target nila. Namatay na si Enigma. Oo, wala na silang skills doon eh. Pero pwede pa daw silang gumawa ngayon. Alam nila, wala na Sander. And pwede sila mag-try. Nakaispatan pa nila dito yung Terror Blade. Ito na yung dagger rin. 1, 2, 3, burst! Napang! Burst yan. Patay! Ayan yung ayaw ni TB. Sabi siya, masakit talaga yung lose kapag TB ka. Arise eh. Ang sakit eh. Yeah, make sure ka rin. Alam mo na yung damage din ng Zeus na ganyan. Mas mag-ahabol sila, hindi pa sila tapos, guys. Ayun na naman, dagger in. 1, 2, 3, Q. Ganyan-ganyan ako mag-tiny, oh! Ay, di pa mamamatay yan! Uy! Dahil! Pinakain na cookie! Buhay pa! Sabi ko sa'yo, yun lang. Tinamaan ng shard, guys. Yun ang pumatay dun sa may bato. Si Kuya Bato. Aha. Pero still, looking good para sa Talon. 3K gold lead naman sila. Lamang din sila sa kills. Kahit siguro sa pag-take, kayang-kaya naman nilang gawin yan. Okay, 3K kalamangan dito ng Talon, yung pressure.
nararamdaman dito ng entity, especially ito si Toby, kailangan niya maglandang big black hole. Pero iniisip ko kung anong binigyan nito. Wala siyang pera, pero may 3k siya and boots one lang item niya. Dagger na ba to? Baka iniisip niya na mag-refresher agad. Pwedeng dagger. Dagger muna. Dagger lang, kasi parang trabaho niya dito makancel yung dagger. Dagger refresher lang yan, no? Oo. Okay na yun. Or may iba pa siyang dagger gusto gawin? Stop. Baka 4-stop Lotus. Pwede 4-stop yata para kahit tamaan ng ulti nung ano, snap, anong, ano rito, Skyrat. Saka maganda kasi na may pandibab sila. Like, syempre, hindi pa rin yung kalaban, Skyrat, especially yung Enigma, di ba? Maganda na, cancel mo agad yung Malibu. Kasi dumadami yun. Oo, eh. Dumadami. Annoying din yun. Eh. Ah, hindi, magpa-4-stop siya. 4-stop. Oh, 300 lang, hindi 3K. Kanina namin 3K yung ano niya, total niya. Oh. 3K yung total niya, pero 1 boots lang. Siyempre, 1K lang yun. Sa bagay, ang dami niya kasing dala-dala. Marami siyang consumables. Oo. Tinitingnan ko kaya, iniisip ko kung dagger na eh. Aha. So, 4K kalamangan dito ng Talon. Saan sila patungo? Nag-smoke dito ang entity? Hindi, isa lang. Okay. Pwede ito. Namulin niya! Soplano! Naka-shard pala. Okay, shard. Ayun na, namulin niya. So, naka-plano rito sa kanya. Possible kisses. And Toby Delegado. Saan pumunta yung kanyang inigma? Pinakain na cookie pa yung kain na buhay pa. And OG sa may likuran. Namatay kagad si Toby dito. Sinapay na rin sa Stormstormer. Tapuan na talaga for the side ng entity. Tumitipi out pa. Mapabolt pa kaya si Fishman. Oh my God! 3 heroes with 4 sa side ng entity. Bulilyaso ang plano. Isang rat lang ni Mikoto. Hindi. Ang bayad na bayad nun si Uli. Oh. Isipin mo, na-reveal kayo sa smoke. Sabagay, oo. Nakapag 4-man OG pa. Grabe naman yun. Niya rin eh. No? Nabisto niya yung tatlong hero siya. Dada. Pero pagkarat kasi, nakita kagad nila Enigma eh. Automatic, nag-ultimate na si Jabs. Wala pa dun yung ano, wala pa dun yung Tiny. Sumasakit mo talaga eh. Medyo masakit yung sinasapit ng entity na to. Ako, nakita pa si TV? Oo, nahuli pa na nga nila pero makapagkano nga yan. Sander, pero wala na yata pakialam. Kaso dalawa lang pala sila dito mga sir. Papunta naloko ba? Naloko ata sila dito. Naloko sila na kanila sarili. Nakakalimutan nila meron Sander. Itong si Terror Blade. Pero na-force lang nila yung rotation nila yata. Nilisip ko nga yun, nung parang na-avalanche to. Tapos alam ko makukupi. Kung may rat ba eh, alam ko wala eh. Nagamit siya tapos. Nagamit lang eh. Uy, nag-gem ka agad. Itong si Taskar talaga naman pong nagigil dun sa may Treyant. Eh nakakainis naman talaga, nakita mo naman eh. Uh-huh. Tsaka kung hindi nila gagawin kasi yan, alo, sila yung malulugi sa Vision eh. Alam naman nating may sus kang kalaban. Vision game talaga eh, no? Kaya nga eh. Paso, with that game, parang... Pero yung gusto mong mangyari eh, na may gawin na si Toby dito, hindi pa natin nararamdaman. Wala ka, unang susunod na matatag ka rin yan. Sinasabi ko sa'yo. Bro. Palitan nino, sino ba mga available dyan ng offlane? Marami yan ah. Sa Western Europe. Ah, oh, marami yan. Do that bro, please. Oh, don't do that bro, please, sabi. Do that bro, please. Sino yun? Si Team Shion, no? Si Team Shion. Oh, si Team Shion. Oh, Blacklist Rivalry eh. Pero mga laylo na naman sila. Feeling ko parang sa Talon, syempre hintay na lang din nila yung Aegis ulit kung magkakaroon ng team fight. Kasi nakita mo naman na if... Nagamit din yung mga skill nila like Mortimer's Kisses, yung Wrath of God, nakapag-ocean din naman yung kalaban. Oo, kailangan din nilang ano, isihan. Mukhang safe na to, agad ah. Okay. Easy second tower, pwede na crush na nga talaga yung objective nito, alo. Ayun na nga, basag na nga mga sir yung tier 2 tower at walang trade na nangyayari dyan. For the side of entity, ginagapang lang muna nila yung kanilang mga item. And hindi ako sanay na ganito eh, yung TV ka. Tapos sobrang angat ni TA ng isang si TA item. Pa, no? Hindi nangyayari dapat. Dapat si, ano eh, si TB yung angat dyan eh. Kung gusto mo yung... makisabay ha, kung gusto mo maging sabayan lang kayo. Kasi ilang beses din na na-pressure siya dun sa nawawalang Zeus. And one time namatay nga siya, di ba? Oo. And siguro dahil nga din sa yung kakampi mo nga, wala masyadong ginagawa. Hindi rin nag-e-excess sobra yung ano niya eh. Kaya nga eh. Kaya wala siya space eh. Kanina, passive si Stormstormer. Kasi invoker. Ngayon naman, passive naman yung Enigma kasi kanyan lang din eh. Wala naman talaga siya magagawa eh. Pero hindi siya nag-dagger agad. BKB dagger or ano kung ano man. Kasi OG rin naman eh. Oo nga eh. And ito na yung nagiging problema na. Nakita ko naman pa-pipe si Toby. Mm-hmm. Pero syempre, nandun pa rin yung kaya kasi pati yung shard. Yun yung madaya doon yung shard ni Zeus. Yun yung dati niyang skill talaga eh, no? Yung third skill na may percentage siya. Static ano, something yun. Static something healthy. Yun. Tama, titingnan natin kung ano yan. Pero yun nga yung
yung dati niya pang static shock ba? Ewan ko, parang gano'n nata. Mm. Static click kasi kay Razor eh. Oo. Amaya, nag-Hershey eh. Eto, nagkapakita si 23 Savage dito na meron ng BKB going for Daedalus after ng kanyang pike. Ay, yung masakit-sakit yung tipong yung Eidolons lang yung napalo na nag-usang ang kanyang critical. Sana hindi ma-reverse. First talaga na. Ay, kasi ito naka-smoke sila pero si Savage siya papunta sa top. Static field. Ay, Yasus. Oy, dahil dala naman pulil ni Yasus naman lang kanila mga plano. Pero gusto nila yung first down, snowball. Okay, mabuhay pa yata sila dito. Makapatay nila yung Tiny. Ay, nabuhay pa nga pero overgrowth gagamitin. Walang namamatay yung side ng entity. Naku po. Medyo delikado ah. And naku. Kaya alam mo, kilala naman kasi natin yan eh. Kilala naman kasi natin talaga. Pwede. Oho, wala pwede. Kang, wala kang Mortimer. May black hole pa, ha? Wala pa, Roshan. Yun mahirap. Yun lang. Yun yung mahirap. Ilang minuto pa ba yan? Hindi ko naka-ispatan. 1 minute. Medyo malabo dito. 1 minute ang Roshan, mga sir. One. And 108. Yan. So, tingnan natin. Naabot ata yung skill nila. So, ibig sabihin, hindi na enough yung magic damage nila kanina to burst down ng isang hero. Enough. Ang ganda lang yung snowball. Okay, kasi parang nanigate na natin damage nila since na-snowball. Wala natin silang target eh. Okay. And especially, syempre, alam nga natin itong entity. Napakagulangan ito sa mga team fight. Kita mo naman yung paglaban doon. Area nila eh, no? Vision oh. Gaming lang eh. Wala na sila pakialam. Pero ito, tinanong natin 23. Gusto niya banatan dito yung Taskar. Patratrap. Oh my God. Munti ka na. Ganda rin ang pwesto, nasa high ground eh. Okay. Pero kailangan nilang mag-ingat kahit papano dito sa trap na to. Uy, hindi niya pala tinuloy yung dagger. Okay, dineso niya pa rin. Ito mukhang siya, yun ah, mag-dagger na siya. And dagger na rin naman dito ngayon, itong si Skyrat. Mukhang talagang ang goal na dito ng entity, mauna sila. Ang problema lang. Mahirap. Paano sila mauna eh? Hindi, mahirap kasi vision-wise, lamang yung kalaban. Oo, sila yung di-displayable eh, no? Si Tiny talaga yung mauna sa ayon sa gusto mo. Wala naman silang pang-go nga. Oo, hindi naman ito yung Taskar na nakaganim siya. Oo. So, palaban ng posisyon nila, maka-burst ng isa. Okay, ito kayo masama. Yung Talon pa yung mag-roshan ngayon para sa side ng entity. Kaya ba nilang palagan yung Talon dun sa mag-roshan? Mm-hmm. Wala rin dagger yung Nigma. Nakita ko, papipe eh. Okay, and ito na nga guys, going for Roshan. Itong side ng Talon, magko-contest ba yung entity pipe na? Itong si Toby. Alam nila eh. Mag-stop sila dyan. Magko-contest natin. Hindi na natin, pero ang ganda na posisyon dito ni Ollie, pati ni Q. Ako, nalabas pa si Taskar. Kita-kita, the toss back. Doon sa may Taskar. Oh, may snowball. And Taskar, pwede mamatay yata ito. Overgrowth, gagamitin ng ultimate ni Zeus. Mamatay na kakagad. Ito si Stormstormer. And yung pike, ginamit ito kay Toby. And, sinama na sa hukay. Ito si Fishman, kinitlatan ang isda. Pwede na yata ito. Pwede na nilang ibigay. Aha, ibibigay na yan ng entity or else, alam nyo na ang mangyayari dyan. Pero props kay Tiny ah, parang in-expect niya rin talaga na mag-award doon yung kalaban. Oo doon eh. Kung sino man yung lalabas doon, ito to. Yung trade, no? At tatrap pa nga yung Enigma. Ang susunod na patatanggal sa entity, Toby. Aray! Ang pinato ng puno, kinitlatan, unstoppable para dito kay Mikoto and Aegis. May nandito na kay 23 Savage. Ay, kaso may shard na siya kanina pa eh. Kanina niya ibibigay yan. Meron na rin si yung Snapper, Zeus. Meron din. Snapper, meron din. Ay, napaka-buenas. Meron din yung Treyan. Si... Bakit? Benta na lang yan. Benta. Wala rin ano yan eh. Wala pang value yan. Walang value yan eh. Eh di, destroy mo na lang. Baka madam po. Kaya na lang. Kay, wala, tayo na lang. Hindi mawawala yung third skill, no? Siya na lang eh. Siya na lang eh. Kaya, tayo na lang. Ganun talaga eh. Nakabili na lahat eh. Lahat may shard na eh. At least lima kayo may shard. Alam nyo siya shard, lamang na kayo. Diyan na naman po siya matatali yata guys. Pero uy, may Nimbus pa. With the Nimbus ng Zeus, nakakuha sila ng kill doon. Hindi talaga rin kinikip up dito ng Talon yung kanilang vision and Q with another dagger in place. Ano kita mo na? Like, hindi mo siya maramdaman dito kasi hindi siya makapasok. Takot siya sa Zeus eh. Wala, parang every time na biglang may multiple heroes doon yung Talon, auto-back na lang kakita sa kanya. Nasilip ka bakit ka kasi? Pa kasi nagsisisilip dyan? Tamang mali face ka pa kasi. At matanggal ah! Palong-palo yun ah! Don't do that bro, napakalupit ni Q. Slowly but surely, sobrang umaangat na yung kalabangan ng Talon dito. Sabi kasi ni Q, ha? Sabi kasi ni Q. Nung season 1 kasi medyo na... Ay! May mahuhuli pa yata muna! Tsaka bubutayan ang Diyos! Damo! Ay!
Patay si Katomi rito, guys! Ang sabama niya kasi, like, alalambot niyo eh. Mm. Alalambot niyo yun, si Skyrat. Ano mang gagawin mo? Limbawa, masilence or manimbus ka na parang... Wala. Wala magagawa, ano? Ang greedy pa naman ng item. Ganito ako naka-atos eh. Parang, at least kahit siguro pa paano, piling ko, that's a force of closer to her. Ganun mga ganung item. Or kahit greener. Pangkay? Oo. Gusto niya rin kasi pumatay pa eh. Naka-atos eh. Tumadagger pa kasi si Idol eh. Grabe ka rin eh. Okay guys, eto na nga yung Talon. Ganda ng momentum nila, no? Kahit nasabihin mo sabla yung first week nila ng DPC, hindi yun nagbabigay sa kanila ng lamat dito. Yung performance talaga nila, pangat eh. From DPC week 1, 2, 3, BTS, nag-champion. Yun talaga eh, kailangan may isang tournament kayo sa salihan before yung big tournament para talaga grabe yung performance nyo eh. Kaso wala na BTS net. Ayun nga eh. Ayun lang. Diba? Kaya sa mga ibang team dyan, eh, kita mo, boom, saka SMG, may sinalihan sila ngayon, parang Moon Studio. Mag-ready na yun. Mga yung team na yun. Malapit na kasi yung timeline. Saka talagang lahat ng tournament na saliwado sa Division 1 mo, salihan mo. Preparation yun. Nakuha lang, may makikita sila dito. Ayan lang, may nahuli na ka! Overgrown, kinami lang kagad dito kay Stormstormer! Parang gusto niya rin yata sumama kay Toby, mga sir, ha? Uy, mamamatay na nga po siya rito. Yung kiling si para dito kay 23 Sabog. Ginugulat na naman po nila ang sambay ng Pilipino. Ubus ang munggo. And double damage para dito sa aking paborito player, 23 Savage. Never ako naging hater niyan. Love na love ko yan. Pag major. Yan. Eto na nga, dead-ready na sila rito. Kaya pa ba ng entity mo? Patay si Tuscar eh. So parang gawin na lang nila lahat para madelay lang. Since, kasi nga, sabi mo, ito mo inik mo, hindi natin maramdaman eh. Medyo walang di. Ito, may ayan na! May tinos back, pero illusion lang pala, guys. Okay, pero pinuporstop lang dito si Q. Talaga ayun naman yung imbus. Dako po, ayan na! Lung, painit na likido ni Chaps! Pinagpaparili na po sila rito! Munti ka na ito si Toby! Uy! Kinabu, kinikidlat kita sa sila si Matsuko sa Commander! Kaso, inatrasan lang siya! Yung sinadar yung tropa, kakabuhay ko lang. Teka lang, ba't ako? Ay! Naku, medyo malungkot na nga po rito. Uy! Parang sabi niyo, napakahina naman nakakampi ko. Nakakabadrip. Yung napapapauti face na. Yung ano, yung... Ganun. Ano ginagawa? Napapaganun. Uy! Napapapuntong hininga ng idol nating si Watson. Ay. And sabi kasi ni 23, ano, ikaw lang ba 13 kay MMR? 13 kay MMR din ako, nakakalimutan mo. Ako din, nauna pa nga ako. Yung mga ganyan yun. And eto na nga mga sir. Grabe yung performance dito ng Talon sa major natin. Pangat na pangat. Nasaan may mga doubter ng... Ako, never ako nag-doubt dyan. Nakataas niya lang, sinalagay ko sa Talon eh. Gusto ko mag-champion talaga yan eh. Sa gantong momento, parang kaya eh. Mm-hmm. Umapalag sa lahat eh. Alam mo kung sino lahat namalo dyan? Liquid. Tsaka, Fnatic nung ano, DPC. Tsaka yung Fnatic, no? Wala na eh. Ah, may nakatawas bakla naman po dito. Itaskara naman dito. Ay, may stumble ka pa. Okay, pwede mamatay din si Q. Ay, in overgrowth. Mukhang maganda yung trade na to. For the side of entity, pero sa mukhang lalaban ba sila? Ayaw yata? Lalaban ba? Hindi sila makalaban kasi... Ayun, napatay nila si Oli. Pero eto na naman yung mainit na likid ni Jabs. Puro sa bibig ang tama! Lumanga pa si Beastman dun! Masakit eh, kasi pag iniisip mo, haba kasi nung skill nung kalaban mo. Mortimer's Kisses, Rat, Nimbus, Cloud. Tapos yung dumadames ang nakalaban, tiny! Kumbaga gusto, yung terror blade mo, gusto mo mag-meta mo, sabay, okay na na, suntu ka na! Hindi nga natin makita yung ganun. Wala nga eh! Kasi parang, maximum 10 hits lang nga tayo yung gagawin niya eh! Nasabihin na natin makapag-smoke sila ng wrap around. Nasaan yung disable natin? Wala eh, ngingiti lang sila! Si Silence lang ni ano, Silence lang dito ni Skyrat, sabay ngingiti, bitaw mouse. Napakahirap yung tao para sa side ng entity ngayon. Kung laglag ata ang mukha ah. Again guys, ha, pag nanalo yung Talon dito, secured nila at least 4th place dito sa tournament natin. Plus, meron sila 250 points. Yun yung pinakamahalaga. Ay, si Toby na naman, mahuhuli ata na sa may punuan. Saan ka pupunta? Wala na siya pupunta dito guys. Yung creeps na lang buhapatay sa kanya.
payayari Enigma. Ano? Tanggal talaga mo kay na Hex. Oy, gusto niya mag-saddle oh. Oy, nag-BKB si Battle. Lalaban na. Yung demonyo pero pinapalaga siya rin 23 Savage. 30k plus 30k. 26k. 26k in total. Ay, wala ka na BKB. Double kill pa yung jump. And GG, tinawag na. Talon Esports. Securing yung top 4. Talon, Pinoy Pride. Pinoy Pride dyan. Pinoy Pride. Dito yan, naka-bootcamp sa Pilipinas. Kung hindi tayo sa bootcamp sa Pilipinas, hindi mag-major. Napakalupit. Idol ko talaga to si 23 Savage eh. Never. Hi! Pinaka-idol ko si 23 Savage guys. Ngayon na-realize natin, especially nung mga mid-game, parang alam mo na outdraft eh. Andali, andaling isipin na, teka, paano lalaban yung tatlong hero nila? Paano yung TV Enigma? Kung ganun kagrabe yung early ng Talon, may Snapper, may Zeus, may Tiny. Parang yun na nga lang hinintay natin, yun. Nagkadagan yung Tiny, andali na eh. Oo. Diba? Saka maganda to kay mo kasi sinasabi ng iba pinakamahina doon sa Southeast Asia. Di naman! Nilaglag lang naman natin yung Team Spirit so wala nang CIS. Oo. Tapos and nauna rin nalaglag yung mga Chinese region, apat pa yung slot noon. Kung may papawasa kayong slot, yung CIS na lang. Huwag na yung Southeast Asia, di ba? Bawasan nyo yung sa China, bawasan yung CIS. Kung dagdag yung sa EU, eh wala, malakas yung EU eh. Oo. Oo. Grabe. Ayan, uwi na sila. Ayun, gumagalaw na yung mga andamyo dyan. Ayun, grabe oh. Eh, ano yan eh, sapula sa puti. Tsaka Talon fanboy kasi yung mga. Talon fanboy yan. Nag-aabang na yan sa mga, ano dyan, sa mga. Sa game, doon sa next series. Mm-hmm. Guys, again, Talon securing yung mga fourth place. At least, dito sa tournament natin, meron din silang 250 points. And then, makakalaban nga nila mamaya. Abid, naku. Naku. Saan tayo dito? Babaling din ba tayo? Pinoy Pride pareho yun eh. Abed, Pinoy Pride. Talon, Pinoy Pride. Parang kahit saan doon, okay lang eh. Hindi ko lang alam, pero baka alam ng mga ano natin, mga panel natin, baka may kakampihan sila ron. Tingnan natin kung sino kakampihan medyo nila. Medyo malungkot yung mukha ni Toby at ni, ano doon, ni Watson, ha? Thank you, Maski po. Hindi naniniwala naman akong love na love mo si Savage. Siyempre na, naman, love mo talaga. Napanood naman namin lahat ng cast mo. Doon naman, no? Talon. basta sa major, kakampi natin Talon. Talon number one. Pinoy Pride yan. Pag sa DPC, away-away muna. Jay, punta na kayo dyan. Punta na kayo dyan. Nadamay niyo pa kami. Thank you, Maski po. Boss Alo, ang aga nila makakawing dalawa. No, kayo din pala. Sarap ng buhay! Congratulations once again for Talon! Top 4 secured ang mga tropa natin coming from Southeast Asia. Hindi lang yan, minimum 2.7M na din ang pwede nilang ma-EOE. Siyempre, depende. Matadagdagan pa yon kapag mananalo sila. At guys, hintayin nyo lang din dyan. Magkakaroon po tayo ng winner's interview. Hopefully mamaya. Kahapon, narinig na natin si Savage. Ngayon, kung meron man, ayan, sana ibang boses naman from the side of Talon. And balik tayo dun sa may naging laban natin on the game number 3. Okay, B. Daan muna si Jamzat. Paano at bakit natalo ang Entity with their decent draft sa game number 2? Ayun na magsalita ng dalawa. Hindi, sa akin, much better naman talaga yung draft ng Talon. Kasi ako, yung sinusuportahan ko na team, walang bias, kung hindi iisipin kung nataga-Sia ako region. Oh. As a team, sinusuportahan ko Entity. Pero nung nakita ko yung draft ng Talon Game 2, nasabi ko talaga outdrafted at nakita naman natin sa game na yun na hindi sila makapalag sa magic damage ng Zeus Snapfire. Kung may lalapit, Lightning Bolt, tapos Snapfire, Scatter Blast, Mortimer's Kisses, walang magawa. Walang magawa yung ano, yung Entity. Hirap talaga eh, no? Sir Mike, pagkakataon mo na, bibigyan kita 2 minuto. I guess it is, we're doing it live. Okay. Sorry, Snares. What's the plan? Hey, Jams, how's it going? Feel pretty good, yeah. Like, make it to the top 4. Feel pretty good. I saw you laughing in that booth over there. Yeah, you're like, really enjoying yourself. Yeah, it's pretty fun, like, you know, play with the boys. We're talking about your glow up as a storyline from CDPC. Every day you're looking a little bit stronger. How's that learning process felt for you guys internally? It's like we learn a lot in the DPC season, and then like after that, like we lose to like Fnatic, and we learn a lot from them. I felt like every step, like we keep like improving.
Gems, sorry, I wanted to ask. I feel like you guys have had to play some of the most tense series, not only in this tournament, this one versus Entity, your last versus Spirit, but also even to get here, those tiebreakers, right? How has that been for you guys, and do you think all that pressure has really made you guys come together? Because you guys look amazing right now. Like, we feel pretty confident, like, in the tiebreaker, CDPC too. Like, we just do what we prepare, and going into the main, we adapt. Like, we learn from Liquid, we learn from, like, everyone, and we keep, like, play better. Yeah, for sure. Jabs, how's the crowd buff feel? Considering you seem to have won over the crowd here. Yeah, I love it. I love them. Like, they keep, like, cheering for us. Like, yeah. Did you expect this was gonna happen? No, like, never expect it. It's pretty fun. They're even shouting your name, yeah, man. This is wild. Yeah. As a field to play back on the main stage again, the high level Dota. You told me in the CDPC that was what you played Dota for. These incredibly high skilled games. Any teams you're particularly looking forward to play against? Now, like, on the table, like, one by one. Like, I think we're looking to play against Shopify. Yeah, Shopify, and, like, I don't know who next. Yeah. Are you excited? Yeah, I'm really excited. Yeah, you think the Dota is going to be the high level that we expect from you? Yeah, they play pretty well, like, yesterday game, and, like, before that, I think they played well, so kind of excited. Okay. But you, Jabs, you told me in the very beginning you're going to take the trophy home this tournament. You said easy win. You still believe in yourself that way? Yeah, we're going to take it. There we go. Amazing. That's it. We're going to take it. Let's see if the panel agrees with Jabs as we go back to them. And tell us about game number 3. Ang confident naman doon ni Jabs, no? Pero isa lang ang sure ko, medyo nangawit siya. Oh, hindi siya sabihin ko sari. Diba? Lean pala ni Jabs. O matangkad lang silang dalawa. Matangkad lang siguro. Feeling ko may tuntungan sila yun. Feel ko ano, hindi magka-level yung ano. Ang liit naman ni Josh, hindi naman siya ganun kaliit pag ano eh, nag-hunching. Parang bata. Nag-mountain ager si Josh dun sa dalawa eh. Oh, Sir Mike, pagkakataon mo na ikaw ang nag-entity sa aming sa ating tatlo eh. Oo. Pagtanggol mo naman. Ang lakas nito kami sa Naruto, pero dito sa Dota. Hindi ko alam. Hindi kasi, bakit? Ka nandun, di ba? Ayun yung mga talaga ka... Bakit ka nandun? Hindi, kidding aside. Yung tingin ko, malaki naging factor dun na sobrang naniniwala lang din talaga ako sa Tuskar at Skyrat na malakas sila mong minus one. Given na tingin ko, hindi sila mahihirapan dumapit sa Zeus once na magkaroon ng dagger. Ang problema dito ni Tuskar, hindi siya nag-dagger eh. Hindi siya nag-dagger agad. Instead, nag-aim siya for Desolator, which is medyo nagda-doubt na ako the early game. Kasi parang ang ganda na... Di parang, ang ganda na nung early game ng Talon eh. So parang kailangan mo gumawa, mag-create agad ng space para sa carry nyo na TV na kailangan talaga ng space kasi hindi nila ginawa. Sobrang naging, well, para sa akin, greedy ng item ni Stormer na di siya agad nag-aim sa dagger BKB na lang sana. Diba para makapag-create sila ng minus 1. Kasi kung damage, andyan naman yung Skyrat eh. Basta mag-smoke up sila lagi, kaya na mag-connect sila lagi, kaya nila mag-minus 1. Pero sobrang nag-perform din talaga ng sobra yung dalawang support ng Talon, that's why natalo sila, lalong-lalo na yung Tiny na every time na makikita ko magtotos siya, nang natotos niya dito is yung Tuskar. And ang hirap din kasi pumati sa side ng Entity pag wala yung dalawang sinasabi kong combo kanina kasi wala silang basic disable eh. Nakita po natin yung isang teamfight na nakakatakas yung Tiny, di ba? So ang hirap lang talaga. Sobrang hirap gumalaw for Entity. Ilang beses nating nakita yan. Hindi po nila, kala siguro nila fanboy ako ni Toby. Ay, hindi, kanina niya pa yan binabash ka. Baka nagkakamali kayo dyan. Mga Pinoy, ha? Pero kung magiging fanboy kayo na kung sino man from Talon, sino ba ang nakapagpakita ng gilas during the game number 2? Q and Oli. Dalawa. No? Supports talaga. Support. Ang ganda ng ginagawa ng same lang eh, yung ginagawa nung game 1, nung dalawang support, same lang dito sa game 2. Mm. Yung overgrowth, on point, yung rotations ni Q again and again. Sa akin talaga, big factor talaga yung malakas na support eh. Masasabi ko, similar sila in a way, although nalaglag na this major ah, Team Spirit. Pero yung Team Spirit, yung nag-champion sila nung TI, even though nung time na yun, daming nag-fanboy kay Yatoro kasi nga Rampage, blah, blah, blah. Pero nakakalimutan, tsaka Collapse, pero nakakalimutan nila yung dalawang support, Mira and Poshkan, maganda din yung ginagawa kung bakit
nag-shine yung mga cores niya at ganitong-ganito yung nangyari dito, Q and Oli. Dahil sa pinagagawa nila, nag-shine si 23 Savage as well as Mikoto. So, and Jabs also. Oo, iba talaga pag effective yung support eh, no? Na lalabas yung best dun sa kanilang mga cores. Pero tingnan natin kung isa sa mga supports ka ba ang ating MVP for the game number 2. At makikita natin yan mamaya. Ngayon guys, sulitin muna natin lahat ng beautiful plays from the second game, lahat ng mga highlights ng pambabalagbag ng Talon against Entity. Diyos ko po, sunod-sunod. At saka ang ganda ng performance ng Talon, no? Para sa akin, sobrang linis. Kung i-compare yung performance ng Talon from the first week ng group stages natin, parang ibang team eh, no? Bale, yung run nila from DPC, yun yung pinaka medyo ano pa sila. Naghahanap pa sila ng right play style nila. Tapos patagal ng patagal, paganda yung laro nila. At ngayon eh, top 4 na, di ba? Diba? Top 4 secured for Talon. Pero sino nga ba ang ating MVP? It's gonna be... Okay, Q talaga on the Tiny. I think we can all agree dito sa player na to. Sobrang galing talaga. 4, 6, and 20 na KDA. Lahat naman tayo pinahanga nito. So, congratulations Talon, congratulations Q. Pero hindi pa rin naman tapos ang kanilang takbo dito sa Lima Major. Now let's see yung ating updated brackets, kung saan na nga ba at sino na nga ba ang susunod na makakalaban ng Talon. Ang medyo think of pending advantage, disadvantage ng mga nasa lower bracket, eh pagod. Kumbaga daming games, pero at least yung momentum. Tingin ko naman hindi masyadong nagmamatter. Kasi sanay na, lalo na nung group stage, sanay naman silang dalawang games sila araw-araw eh. Tsaka pro player yan, Diyos ko, para mababa yung 10 game dyan per day. Ay, grabe. Siguro yung ano lang, yung parang mas ano lang, mas mabigat lang talaga yung pressure sa pro scene. Lalo na lower bracket, kasi ang dami nyo talagang laban. Pero yung iba kinoconsider to na magandang bagay, kasi mas madaming laban, mas madaming practice, di ba? Against these top teams. And now, nanalo yung Talon 2-0 against Entity. They'll proceed dito ngayon sa laban nila against Shopify Rebellion. Secured na sila dyan, guys. Fourth parehas ng Shopify. Meanwhile, for Entity, ayan, 5th to 6th spot na po ang kanilang napuntahan. Kasama nila dyan yung EG na nalaglag din. Pero hindi naman sila uuwing lohaan. May mga nakuha naman dito itong Entity na 1.3 million pesos and plus 200 DPC points. So yung Entity ngayon, meron na silang 260 DPC points. Samantalang yung Talon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang run. Meron silang secured na rin na 250 DPC points. And bago itong laban nila, eh meron silang initial na 120 DPC points. So ilan yan, Sir Mike? 120 plus 250? 370. Yun! Talaga naman, naibawi niya na kahapon. Hindi namin nasagot yan. Pamangkin ni Albert Einstein. Yung grabe naman. And also for Talon, ayun na nga, meron na sila dito ang secured na 2.7M. Pero bago natin makita at bago patuluyan na mapagod itong Talon sa kanilang mga laban, siyempre kailangan muna nilang magpahinga, mag-refresh. Second series natin is gonna be Gaming Gladiators versus Team Liquid. Saan kayo doon? GG. Ay. GG agad. Tingin nyo disadvantage kahit, na wala si Boxy. Kapon, even before i-announce na alis si Boxy, okay, sabi ko GG na. Naniniwala ako kila Ace. Yun. Ako naman. Siyempre, Liquid. Hindi, tingin ko kasi para sa akin, si Boxy ang grabe yung naibibigay niya sa Team Liquid. Mm-mm. Siya yung nakakapagbigay ng early, you know, momentum for Team Liquid. Shadow ni Misha. Oo. So, I feel like possible pa rin naman na mananalo yung Team Liquid. Malakas pa rin naman sila. Nisha is there, no? Hindi lang naman si Boxy yung player nila na malakas. Pero, I feel like kaya ng Gaming Gladiators talunin yung Liquid. So yung Liquid or kung sino man yung matatalo dito, eh will wait sa kung sino yung mananalo sa laban ng Talon versus Shopify Rebellion mamayang third series natin. So guys, nakita nyo na yung ating mga brackets.
pwede nyo nang tayaan yung mga trip nyo dyan. Sino ba ang pinupusuan yung mag-chat champion ngayon dito sa ating Lima Major? Kayo, isang mabilisan lang before we take a quick break. GG. Kakasundo yata kayo dyan. Oh, sige, Team Liquid pa rin ako. Okay. Bababa sila sa, ano, bababa sila sa lower bracket, pero parang mag-chat-champ sila. Parang kukunin lang yung plugin sa, ano, no, Gaming Gladiators. Kasi bago yung player nila eh. May mga ganun palang ganun kwento, oh, di ba? Guys, okay, abangan nyo na, Grand Finals. Iko-cover din natin yan. Last 2 days na lang ng ating major. So, siguraduhin nyo nang nakatuto kayo dito sa KuyaNic page. Second series natin, guys. Malapit nang magsimula. That's gonna be Gaming Gladiators versus Team Liquid. Huwag muna po kayong aalis. Short break lang at kita-kits ulit mamaya.